Good morning guys, welcome again sa Lee Auto Zone. So ngayong araw po na to ay magpapalit po tayo ng alternator belt at ng ating aircon belt. So bago tayo magsimula guys, kung di pa kayo nakasubscribe sa channel ko, pakiclick na lang po yung subscribe button and then yung notification bell para updated tayo sa lahat ng ating mga videos. Okay guys, so sa pagpapalit ng alternator belt at ng aircon belt ng ating Hyundai Ion, so ang size nga pala niyan is alternator belt is 4PK 778, and then sa aircon belt naman 4PK 675. So ano ba yung mga kailangan natin gamit para matanggal natin yung o mapalitan natin yung mga belt? So ang kailangan lang natin is 12mm, ito lang. So pipitin kasi natin yan. Tapos kailangan din natin ng marker. Sa pagpapalit nga pala nito guys, ang advice ko para magpalit kayo nito is every 60,000 kilometers. So kasi madalas ang nangyayari sa mga belt natin, nakakaroon siya ng mga crack at napuputol. So pag naputol yan, baka magkaroon tayo ng malaking problema. So tara, turo ko sa inyo kung paano. Sa pagtatanggal nito guys, ang kailangan nyo lang gawin is meron kayong 12mm. So ang una nyong first step na gagawin, so ito yung alternator belt, andun yung aircon belt. So, ang una natin luluwagan is yung alternator belt. So, sa pagluluwag ng alternator belt, ito medyo niluwagan ko na siya. So, ito yung lock niya. So, pipitin nyo lang yan ng counterclockwise. So, para maluwagan nyo yung adjuster. So, pag naluwagan nyo na ito, pwede nyo nang luwagan to, yung adjuster niya. Ito kasi yung lock niya. So, pagka nakalock yan, hindi nyo mapipihit to. So, same lang din ang process sa baba sa aircon. So, once na naluwagan na to, pihitin nyo ng counterclockwise para maluwagan nyo. Kasi, ang gagawin natin dito sa alternator, itutulak natin pataas para matanggal natin tong alternator belt. So, meron din to sa ilalim na lock na 12mm para lumuwag. So, para mahila natin pataas. Guys, ang una natin luluwagan is yung alternator belt. So, ito, luwagan nyo na. Niluwagan ko na. Tapos, pihitin nyo lang. Nga pala, guys, bago nyo pihitin to, lagyan nyo muna siya ng marker dito. So, para aware kayo na kung saan yung tension niya. So, guguhitan nyo lang yan ng marker. So, guguhitan nyo ng marker para hindi kayo malito sa pagbabalik mamaya. So, ayan, niluwagan ko na to. Ang next step natin gagawin is luluwagan natin yung aircon belt naman. Same process din sa pagluluwag nito. Kung paano natin niluwagan yung alternator belt. So tara, luwagan natin yung aircon belt. So ito na guys, luluwagan na natin yung belt ng AC compressor natin or yung aircon belt natin. So sa pagluluwag niyan, so unahin lang natin is luwagan muna tong pinaka lock nya. So ang pagluwag nyan is same lang din kung paano natin niluwagan yung alternator belt natin. So counterclockwise lang. So ganyan lang. So once na lumuwag na yan guys, ang next natin luluwagan is yung adjuster naman. So ito kasi yung nagpapa luwag ng tension niya para matanggal natin tong belt dito sa AC compressor pati dun sa kabilang pulley. So mapipihit nyo na yan guys. So after natin luwagan yan, luluwagan naman natin yung pinaka lock niya sa ilalim para matanggal na natin yung pinaka belt. Tapos next step natin is
tatanggalin naman natin yung luluwagin naman natin yung lock ng alternator belt. So ito na tayo guys, nasa ilalim na tayo. So ito yung sinasabi ko sa inyo na pinaka holder ng AC compressor. So dalawa yan. So ang gagawin natin dyan is kailangan lang natin luwagan yan. So kasi ito yung case ko, niluwagan ko na. So counterclockwise lang din. Pagka naluwagan nyo na guys, pihitin nyo lang ng counterclockwise. So ayan, luwagan nyo lang sya. Ayan. Counterclockwise lang. So okay na yan guys. Ang next step natin, luluwagan naman natin yung lock ng alternator. So nandito na tayo guys sa aircon belt. So ito yung una natin tatanggalin. Next natin is yung alternator belt. So pagtatanggal nito guys, so naluwagan na natin sa ilalim. So yung lock nito sa ilalim, naluwagan na natin. Tapos naluwagan na rin natin itong pinaka lock ng adjuster. So ang gagawin natin dyan guys is kung makapasin nyo guys, habang niluluwagan nyo itong adjuster, naitutulak nyo itong AC compressor. So ang purpose nya, kaya mo niluluwagan to para matanggal mo itong pinaka belt. So pakita ko sa inyo. Pag tinulak mo ganyan, matatanggal mo na siya. So kung ayaw matanggal, luwagan mo lang ulit. Ayan. So mapapansin nyo guys, umaangat na siya. So luwagan mo lang ulit. So kung mapapansin nyo guys, matatanggal na siya. So tinanggal ko lang siya dito. So yan na. So ito na yung ano ko. Ito na yung AC compressor belt. So ang tinakbo nung sasakyan ko, yung Hyundai Ion ko is magsa 70,000. So beware lang kayo guys, kasi tinamo yung sa akin, napansin ko meron na siya mga crack. So ayan, nagbibitak-bitak na siya. So anytime soon pwede na itong maputol guys. So ang payo ko para magpalit kayo ng mga belt nyo is every 60,000 kilometers. So ayan, kung mapapansin nyo, meron na siyang crack. So buti napansin ko at nakapag-decide ako na palitan na siya ngayon. So sinilip ko kasi to para makita ko kung okay pa yung mga belt. So ayan, may crack na siya. So mamaya papalitan natin to. Ito yung 4PK 675. Ito yung AC compressor belt. So tara, tanggalin naman natin yung alternator belt. So guys, nandito na tayo sa alternator belt. So kung mapapansin nyo, niluwag ako na yung adjuster nito. Yung lock ng adjuster. Tapos yung adjuster, niluwagan na natin kanina. So itong ilalim ng alternator, o mismong alternator, niluwagan na rin natin kanina. Same nung ginawa natin sa AC compressor. So sa pagtatanggal nito guys, luluwagan nyo lang to. Tapos kung mapapansin nyo, mahihila na yan. So ito na yung belt. So mapapansin nyo, maluwag na siya. So pag kayo matanggal, luwagan nyo ulit. Tapos ilayin nyo. So ayan guys, natanggal na natin. So after natin luwagan dito, kaya nyo, natatanggal na siya sa mismong thread lining niya. So pwede nyo natin tanggalin to. So ayan na. So kakabit na natin guys yung alternator belt. So unahin natin yung alternator belt kasi yung aircon belt kasi nasa labas. So pag inuna natin yung aircon belt, hindi na natin may papasok yung belt dito kasi nandito yung pinaka pulley niya.
So pagka pinasok natin ng kailangan, una natin pasok yung alternator belt. So tara, ipasok natin. So yan guys, naipasok na natin. Kailangan na lang natin gawin is ipasok dito sa pinaka pulley ng alternator. So luluwagan mo lang yan pagka ayaw pa rin. So yan guys, naipasok na natin. So dito naipasok na rin natin. Tapos dito sa camshaft pulley, naipasok na rin natin. Dito okay na din. So dito okay na din. Ito yung water pump pulley. Ito yung alternator pulley. So yeah. So next naman natin is ikakabit natin yung aircon belt. So ikakabit na natin guys yung aircon belt or yung AC belt. So uunahin nyo muna dun guys sa dulo. So kailangan nyo munang salpak siya sa camshaft pulley. So once na naisalpak nyo sa camshaft pulley sa pinakadulo, unahin nyo yung ilalim dito sa alternator o yung AC belt, AC pulley. So yan. So once na ipasok nyo na yan guys, ang gagawin nyo is tutulak nyo to pataas o papush para pumasok to dito. So yun guys, tinulak na natin. Ayan na, pasok na siya. So ayan. So okay na siya guys. So naiikot na siya. So same process lang guys. Pagka sinikipan nyo na, unahin nyo muna tong unahin nyo muna tong adjuster. So ang pagsikip naman dyan is counterclockwise. So yun guys, mag-iikpit na tayo ng tensioner adjuster natin para maiplat na yung sumikip na yung mga belt natin. So ang unahin natin sikipan is yung alternator belt. Susunod natin is yung AC compressor belt. So yun guys, nasikipan na natin yung adjuster nya. So unti-unti nang bumaba yung alternator, lumayo. So ang nangyari, humigpit na to. So sa higpit nga pala guys, sa higpit ng belt, okay na yung ano, huwag naman yung sobrang higpit. Ang katamtama na higpit dyan is yung napipress nyo siyang ganyan. So may play. So tama na yan. Tapos pagka tinwist nyo siya, hindi siya sobra or mahirap siyang itwist. So yung mahirap kasing itwist, so ganyan lang siya. So pagka medyo na i-bebend nyo siya, ayan, na-bebend nyo siya na halos kapantay, okay na yan. So pag sumobra naman ang bend, halos mabaloktot nyo yung belt, sobrang luwag naman nun. So yung ganito, okay na siya. So after nito, sisigipan na natin yung pinakalak nung alternator sa ilalim para hindi na siya gumalaw. Tapos ipipiksa natin to, yung pinakalak nung adjuster. Tapos same process din sa alternator, sa aircon belt. Ganun din, hihigpitan din natin. So ito, hindi pa natin nahigpitan to. Maluwag pa siya. So same process din kung paano natin ginawa dito, higpitan. Same process din kung gaano ka higpit tong alternator belt.
So yun lang po guys, maraming maraming salamat po at sana po yung nagustuhan nyo pagpanood sa video po natin kung paano palitan ng alternator at ang aircon belt. So muli po from Lee AutoZone, ingat po tayo palagi and God bless.